maganda ang pogi. Oh. For my inyong organic friend, burot na. Kumusta na sa ating mga ka-traditional jeep? Kumusta na? Kumusta? Kumusta? Ito ang driver ng hari, ang bulong at sigaw. Bibigyan natin ng ilang pagbasa. Bibigyan natin ng ilang kuro-kuro. Bibigyan natin ng ilang pagsilip sa kalagayan ng mga traditional jeep. Sa mga GC ng mga traditional jeep. No? Makikita natin parang mas marami na ang nagbebenta. Nagbebenta ng kanilang mga jeep. Nagbebenta ng kanilang piyesa-piyesang parte ng mga jeep. Yung iba nga, 4 kilo na binebenta. Parang kawawang kalagayan ng ating mga traditional jeep. Sana nga ba tayo patungo? Sana! Ano na ba kalagayan talaga ng ating mga traditional jeep? At ito, meron pang pandemic na palamuti. At 50% na lang muna ang pasahero. Paano na ang buhay ng driver ng hari? Paano na ang buhay ng may-ari ng hari? Hari ng kalsada na tinaguriang Philippine icon, ang ating traditional jeep. Paano na ang ating tinatawag na pan-tourist attraction para sa bansang Pilipinas? Sa kabila ng mga batas ng modernisasyon, ay pilit nang iwinawaksi ang ating muka, ng ating traditional jeep para bigyan buhay sa sinasabing jeepney traditional jeep tungo sa modernization. Tingnan natin. Itong bulong at sigaw ng driver ng hari, magbibigay po ng ilang opinyon at kuro-kuro. Isa pong paalala sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Kayo po ang higit na magpapasya sa ating mga bibitiwang pananalita. Atin pong sana ipakaisipin yung ating mga pagbasa para kayo magdesisyon, magdili-dili, magmuni-muni kung ano na ba ang ating mararating sa mga ruta. So sana na-secure, no, yung kapirasong pag-asa para sa ating mga prangkisa o ruta na ating pinagbibiyahihan, sana'y na-secure ng mga traditional jeep. Sapagkat kung ito po'y nakuha ng mga korporasyon, mawawala na ng tinig ang ating mga jeep ni operator. No? Dahil ang mamamayanin po dyan kung tayo magpapailalim sa mga korporasyon, kung gusto pa natin maghanap buhay, papailalim tayo. At alam naman po natin, ang kooperatiba ay kalaban ng tinatawag na korporasyon o privately owned. Kasi ang kooperatiba po, sama-samang may-ari ang sinumang kasapi. No? Kamay-ari ang tawag nga dyan. Kamay-ari. So, siyempre, gagawa ka ba ng mga batas na kokontra sa kapakanan ng mga kasapi? Kasapi o kamay-ari ng kooperatiba. Sa korporasyon po, ito po yung kaibahan. Sa korporasyon, iilang kapitalista lang po, no, ang nasusunod dyan dahil sila ang may-ari. No? Maaaring pamilya, no, si kuya, si ate,
si tatay, si nanay, pwedeng sila-sila lang po ang magmayari niyan. At sila po ang tinig na papakinggan para sa ruta na nasasakupan, na na-applyan o na-aprobahan ng LTFRB sa isang ruta. Siyempre, kung gusto mo maghanap buhay, susunod ka kung ano yung patakaran ng korporasyon. At kaiba naman po sa kooperatiba. Kung kayo po ay kasapi ng kooperatiba at nakapag-apply kayo para sa ruta na kayo ang magmamay-ari o gagamit sa ruta na inyong pinagbibiyayan, eh gagawa ba naman kayo ng patakaran na salungat sa inyo? Siyempre hindi. Kaya ang proseso po niyan, sabi ng LTFRB, ay noong December 29 last filing, kung kaninong kooperatiba o korporasyon ang papasok sa isang ruta. Siguro sa mga ilang bahagi ng ating mga ruta ay meron ng nakapagbuo at nakapag-apply. Ito'y maaaring korporasyon o maaaring kooperatiba. So ngayon, kung korporasyon, ang kaibahan nga nito, sila yung mayari, sila yung masusunod. Pwedeng sila-sila lang ang gagawa ng desisyon kung ano yung gagawin nila sa mga natitira pang traditional jeep o mga nais maghanap buhay kaugnay ng pamamasada. Sa kooperatiba, ganun din. Ang kaibahan naman, kung sila ay yung mamamahala sa isang ruta, siyempre, lahat ng kamay-ari o lahat ng miyembro ng kooperatiba, eh gagawa ba naman ng patakaran yan para salungat sa kanilang interes? Siyempre, hindi. Gagawa po yan ng patakaran kung paano ang kapakinabangan ng mga may-ari ng ruta o siyang mamamahala sa ruta. So malaki po ang kaibahan ng dalawang ito. Kaya mga ka-driver, may mga pangyayari sa inyong mga lugar, sana i-comment nyo rito para ma-vlog natin, mabigyan natin ng kuro-kuro, mabigyan natin ng pagsilip sa bulong at sigaw ng driver ng ari. Kaya maraming mga pangyayari na ika nga, may kontra, may ayon. So marami sa mga jeepney operator, hanggat may nagkakagulo, mas lalong tuhan-tuhan ang mga korporasyon. Kaya sa may mga traditional jeep, maaaring makakabangga nila ang mga ahente ng modernization, ahente ng mga modernized jeep. So habang nagkakagulo ang mga operator ng traditional jeep, lalong tuhan-tuhan ang mga kolokoy na yan. Iyong mga traditional jeep, sana ay magkaisa yung may-ari ng mga jeep na kasalukuyan, sana ay magkaisa at nakikita natin sa kanilang mga GC, karamihan napapasok pa ng mga ahente ng modernization o yung tinatawag na modernized jeep. Napapasok ng mga nagbebenta na ng jeep. Sana naman, huwag tayong mawala sa eksena ng lipunan. Sapagkat marami rito ang umahasa na pangkain, pangtuition, pangilaw, pangtubig, diyan kinukuha sa pamamasada ng traditional jeep. Sana ay magkasama-sama tayo, protektahan natin ang ating hanay. Huwag sana kalimutan
na yakapin, hawakan ng kapirasong pag-asa na ibinibigay pa sa ating tsansa. Bagamat hindi natin sinasabi na pag ikaw ay nakapag-coop na ay safe na. Hindi pa po. Kailangan natin ng masusing pagbabantay sa kapirasong pag-asang ibinigay sa atin ng pamahalaan, yung pagkokooperatiba. Dahil batas na po, batas na, batas na yan, batas na ng mga politiko na hindi naman mga operator, hindi naman mga driver, sila na po yung gumawa ng batas para sa ikalulugmok ng ating traditional jeep, ang mga driver ng hari at mga may-ari ng hari ng kalsada. So habang nagkakagulo tayo, nagtatalo-talo, nag-away-away, ito ang ating mapapala, lalong papasok, lalong makukuha ng mga korporasyon ang ating mga ruta. Ito po ang bulong at sigaw ng driver ng hari. Ang mga ilang opinyon, ilang mga pangyayari ay maaaring kapulutan ng aral, kapulutan ng mga pwedeng gawin. Pero ang higit po ay kayo pa rin ang magpapasya. Kayo ang magpapasya sa mga nabanggit ng driver ng hari. Ang ilan po rito ay isang opinyon at mga pangyayaring naganap sa ating halay, ang jeepney, traditional jeepney vlog.